Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, mag-uumpisa na ang practice game sa pagitan ng All-Star at Shoubu. Habang si Sendo naman ay nasasabik ng maglaro dahil hindi niya naibuhos ang kanyang buong nakas sa Winter Cup dahil sa kanyang injury. At si Kishimoto naman ay talagang gustong bawian at talunin si Sakuragi kahit sa practice game lang nila. At dito na nagtatapos ang Chapter 4 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 5 ng International League. Malapit nang magsimula ang practice game ng Shouku laban sa All-Star Team ng Japan. At dito ay naghahanda na silang lumaban sa isa't isa. Habang itong kupunan ng All-Star ng Japan ay talaga namang nanggigigil sa kupunan ng Shouku dahil sa gustong-gusto nilang makabawi sa mga manlalaro ng Shouku. At itong si Minoru naman ay napatitig ng matalim kay Ryota. Ryota Miyagi, humanda ka na dahil sa pagkakataon na ito, bibigyan kita ng isang sobrang solid na laban na hindi mo makakalimutan. At oo, natalo mo nga kami ng 2 beses. Ngunit sa pagkakataon na ito, ipapakita ko sa lahat na si Minoru ang mas malakas kaysa kay Miyagi. At ipapaalala ko sa iyo kung sino nga ba ang dapat mong hangaan. Sige, simulan na natin ang laban na ito para madurog ko na kayo. Iyan ang sabi ni Minoru sa kanyang sarili. Habang itong si Masashi naman ay biglang tumitig din ng matalim kay Akagi. At itong si Akagi naman ay nakatitig din ng matalim kay Masashi. Akagi, eto na ulit ang ating muling pagkaharap. 2 beses mo na akong tinalo. Ngunit, dito sa 3rd pagkakataon na ito, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi na kita pagbibigyan pa. Isang all-star ang nabuo ngayon sa kupunan namin na siguradong magbibigay ng dilubyo sa inyong kupunan. Ngayon, humanda na kayo Team Shouku na kahit nasa inyo pa si Sendo at Fujima, walang kwenta yan dahil dudurugin pa din namin ang inyong kupunan at hindi kami maaawa sa inyo kahit magmakaawa kayo sa amin. Tatalunin namin kayo at tatambakan ng gusto. Wala kaming pakialam kung madaw ng inyong kupunan dahil sa laban na ito, hindi nakataya ang perang ibibigay sa amin ni Mr. Smith. Ang tanging nakataya dito ay ang pride at kagustuhan naming makabawi sa inyong kupunan. Kaya naman Akagi at buong kupunan ng Shouku, pasensya na dahil kayo ang matatalo sa laban na ito. Yan ang seryosong sabi ni Masashi. At ang buong manlalaro ng All-Star ay talaga naman sobrang nanggigigil na sa kupunan ng Shouku. Na para bang sinusumpanan nila ito at gustong-gustong talunin. Habang itong si Coach G naman ay napansin ang nangyayari sa kupunan ng All-Star dahil nakita niya ito ng matalimang titig sa mga manlalaro ng Shouku. Mukhang magiging maganda ang laban na ito ah. Si Domoto ang magiging head coach ng kupunan na ito. At si Taoka, Takato at ako naman ang magiging vice lamang. At hindi na makikialam pa sa mga ituturo nitong si Domoto sapagkat madami na itong karanasan sa pagko-coach. Ngayon, pakikinggan na lang namin siya at papanoorin kung paano niya matatalo ang kupunan ni Ansai. Ngayon, Team All-Star at Domoto, simulan niyo na ang laban na ito. Talunin niyo ang Shouku at si Ansai. Yan ang sabi ni Coach G. Nang biglang sumigaw ng sobrang lakas itong si Sakuragi at talaga namang nagyayabang ito ng gusto. Hoy kayong mga All-Star Team ng Japan! Huwag niyong isipin na porket nagsama-sama na kayo ay magagawa niyo na kaming matalo. Tandaan niyo, andito ang henyong si Sakuragi. Ang henyong tatalo sa inyo. Na kahit iisang team na lang kayo, wala akong pakialam basta ang alam ko magagawa ko pa din kayong talunin. Ngayon, humanda na kayo dahil mauulit muli ang pait ng pagkatalo ninyo sa aming kupunan. Huwag kayong umasa na magtitipid kami sa laban na ito. Dahil sa laban na ito, ibibigay namin ang lahat ng aming makakaya upang pabagsakin ang isang solid na team na nabuo ninyo. At hindi kami papayag na sa inyo mapunta ang perang papremyo ni Mr. Smith. Dahil sa amin lang dapat yon. Kami ang dapat makukuha ng premyo na yon. Pambili ko pa yun ng bagong sapatos. Ngayon, Mr. Smith, humanda ka na at panoorin ng mabuti kung paano namin dudurugin ang kupunan ng Team All-Star ng Japan. Yan ang sabi ni Sakuragi na talaga naman sobrang seryoso. Nang biglang pumito ang referee. Humanda na ang first 5 ng 2 kupunan at magsipasok na kayo sa loob ng court dahil magsisimula na ang laro.
Ngayon, ito ang unang lima ng show ko. Rukawa, Akagi, Mitsui, Fujima, at Sakuragi. Para naman sa kukunan ng All-Star, ito ang kanilang unang lima. Maki, Jin, Masashi, Kishimoto, at Fukuda. Yan ang sigaw ng referee. Habang itong si Ayako naman ay biglang nagulat. Dahil nga sa biglang dumami ang mga manonood sa loob ng gym. Dalang akala nito ay wala masyadong nakakaalam ng practice game na ito. Ano? Bakit ang daming tao ngayon dito sa gym? Isang practice game lang naman ito ah. At hindi naman namin pinagsabi ang practice game na ito. Kaya naman, bakit ang daming tao ngayon dito? Ang bilis kumalat na balita. Iba talaga ang karakas sa mga taga All-Star ng Japan. Sobrang sikat nila. Partida, wala pa dito sa Sawakita. Yan ang sabi ni Ayako. Habang ang buong manonood ay nagwawala na sa sigaw. Ayan na! Magsisimula na ang laban sa pagitan ng Shouko at All-Star Team ng Japan. At may balita ko na kung sino man daw ang mananalo sa dalawang kupunan na ito, ay may matatanggap ng malaking papremyo na salapi mula kay Mr. Smith, ang lalaking sobrang yaman na businessman. At ang lalaking nag-sponsor sa kupunan ng Shouko upang makalipad papunta sa Las Vegas. Mukhang magiging magandang laban to ah, dahil may malaking papremyo. Sigurado hindi sila magpipigil dito. At ipapakita nila ang kanilang buong lakas upang matalo lamang ang isa't isa. Sige na, simulan nyo na show ko at Team All-Star in Japan. Ipakita ninyo ang inyong makakaya. Huwag niyong pagbibigyan ng isa't isa. Yan ang sigawan ng mga manonood na talaga namang sobrang excited. Habang sa gilid naman ay merong nag-uusap ng mga manonood. Tignan nyo ang lineup ng Kanagawa. Ay hindi, tingin ko buong All-Star in Japan na yan. Dahil nandito si Maki, Jin, Fukuda, Kishimoto at Masashi. Isang lineup na talaga namang sobrang solid. Mukhang mahihirapan talaga dito ang kupunan ng Shouko. Mukhang easy game at easy money ata ang magaganap dito ah. Napakaswerte naman ng Team All-Star dahil madali lang nilang matatambakan ang Shouko. Yan ang usapan ng mga tao sa gilid. Habang itong mga tropa ni Sakuragi ay nagwawala na sa kakasigaw. Sige Team Shouko! Huwag kayong panghihinaan ng loob! Alam namin kayang-kaya nyo ang Team All-Star! Na kahit nagsama-sama na sila, sigurado kami hindi pa din nila magagawang tibagin ang mga mandirigma ng Shouko dahil nagawa nyo na silang talunin noon. Kaya naman, sigurado magagawa nyo ulit silang talunin ngayon. Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. Sa kabilang banda naman, nagsimula na ang ibato ng referee ang bola paitaas para sa isang jump ball. At ang unang posisyon ay nakuha ng Team All-Star at tinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Team! Gagawa tayo ng puntos dito at kukunin natin ang unang score sa unang bahagi na ito. Kaya naman team, humanda na kayo at huwag kayong magpipigil. Gagtatalunin natin ang Shouko team. Yan ang sigaw ni Maki. Nabiglang sumigaw si Coach Dumoto. Maki, humanda ka! Ayusin mo ang posisyon na yan! Kailangan masigurado natin na makukuha natin ang unang punto sa posisyon na ito. Dahil sobrang halaga ng posisyon na ito upang kayo ang magdikta ng laban na ito. Kaya naman Maki, pati kayo buong All-Star, humanda na kayo! Humanda kayo para pumuntos! Yan ang sigaw ni Coach Dumoto. Habang si Maki naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Kishimoto. At nang hawak na ni Kishimoto ang bola, bigla naman itong inatake ang depensa ni Sakuragi. Habang itong si Sakuragi naman ay agad na dinepensahan ng mahigpit ang opensa ang ginagawa ni Kishimoto sa kanya. Ngunit, may napansin si Sakuragi na pagbabago sa laro ni Kishimoto. Ang lakas ng in-improve ng physical na lakas itong si Kishimoto ah. Mukhang preparadong-preparado talaga siya para sa practice game na ito. Parang nagbatak talaga siya ng gusto para sa muling pagharap namin. Mukhang mahihirapan ako sa kanya ngayon ah. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Kishimoto naman ay patuloy lang sa pagbunggo sa depensa ni Sakuragi. Nabigang huminto si Kishimoto sabay pasa ng bola papunta kay Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad naman itong tumalon at tumira na isang sobrang solid na tres. At sa pagkakataon na ito, hindi na siya nasabayan pa ni Mitsui. Dahil nga sa bilis ng pasang ginawa ni Kishimoto papunta kay Jin. Kaya naman, nalibre na itong si Jin at nagawa niyang maipasok ang kanyang tres sa kanilang basket. Na naging dahilan upang makuha nila ang unang punto sa practice game na ito. 3-0, pabor sa All-Star Team. At ang buong manonood ay muling nagwala na naman sa kanilang kinauupuan. Dahil nga sa nakuha ng Team All-Star ang unang puntos. Nice one Team All-Star! Lalo ka na Jin! Ang tindi mo talaga sa tres! Hindi ka talaga sumasablay basta-basta kapag nalibre ka sa rainbow area! Ikaw nga talaga ang tunay na shooter ng kainan! Tapos ngayon, ikaw na ang shooter ng Team All-Star! Ang lupit mo talaga Jin! Isa ka talaga sa mga idol namin dito sa Kanagawa!
Ngayon, siguradong kayo na ang magpapatakbo sa laban na ito. Sige, Team All-Star! Tambakan niya na ang Team Show ko! Yan ang sigaw ng mga manonood na talaga namang sumusuporta sa Team All-Star. At dito na nagtatapos ang Chapter 5 ng International League. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo na isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating